Hey, good day, grade 8 students. So last time we discussed about the basic handicraft tools, right? So these are the basic handicraft tools that we are going to use: the scale or ruler, the tri-square, the marking or scratch gouge, the sliding T-bevel, the nail set, the scratch awl, the mallet, C-clamp, chisel, cross-cut saw, clip saw, pin snip and drill, pliers, claw hammer, and this time, so let us proceed to the general hand tool safety procedure. So the misuse or mishandling of hand tools may cause injury. So you're going to put into your mind that the misuse or the mishandling of the hand tools, it will cause you injury. So it is an imperative then for the people to recognize the hazards associated with the different tools they use, as well as the needed precautions to prevent those hazards. And so always put in your mind that when you use those tools, there is a consequence sometimes na talagang mangyayari yung hazards. So dapat na-recognize po natin yung possibilities kung ano po yung mangyayari. And then as well as the needed precaution to prevent those hazards. And always put in your mind that there is a prevention for those hazards class. Okay? So, these are the general safety procedures. So, first is always use the right tool. And so, palagi po natin gamitin yung ano, yung tamang tools, appropriate tools sa ating mga ginagawa. Okay? So, do not use unfamiliar tool right away. Read first the tool manual for proper use and safety precautions. And so, palagi po nating ano, gamitin yung familiar po tayo, hindi po yung mga unfamiliar na mga tools. And then, basahin po muna yung manual and proper use of safety precautions. And para ma-prevent po natin yung hazards na mangyayari sa isang tools. Okay, so yan po yung dapat gawin natin. Basahin po muna yung manual pag hindi po kayo familiar, if you are unfamiliar with the tools. Number three, inspect any tool before using them. Check alignment or of moving parts, breakage of parts and cracks. So sometimes class, there is a moving parts or natanggal na yung screw and then or merong mga nabasag. Ayun, so dapat let us going to check the tools before you are going to use. Inspect tool. Yan. So, kailangan talagang i-inspect po natin kasi baka mamaya may sira na pala. So, ginamit na natin. And then, that will cause hazards or let's say injury sa mga gumagamit. Number four, disconnect the power source when cleaning, changing the blades and bits, or doing any maintenance work with the tool. Ayan. So, lagi po natin ano yan? Lagi po natin i-disconnect po yung power, especially if it is powered by electricity yung mga tools po natin. So when you are going to clean them or clean it, yun, so kailangan po natin i-disconnect po sa power source. Okay, so sometimes kasi hindi natin namalayan, nakasaksak pala siya, and then ang hinugasan natin or let's say nilagyan po natin ng oil and nag-change tayo ng blade, so hindi po natin pala alam na nakasaksak. So, may tendency po na makukuryente po tayo, especially pag ito ay metal, di ba? So, it is a conductor. So, there is a flow of current or let's say yung energy. So, ikaw po ay makukuryente. So, yun yung palagi nating tignan class. Okay? And another one is be cautious of dropping tools. Do not place tools on the edge of the workstation. Say, for example, meron po kayong lamesa, tapos doon pa yung nagtatrabaho. So, yun po, kunyari, yan yung workstation po. Tapos, sa workstation na yan, hindi po natin ilalagay dapat yung mga tools na kaunting galaw lang na laglag. Okay? So, dapat maayos po yung pagkakalagay ng tools. Or let's say, ilagay po natin sa center. Ayan. And, another one, in using both portable and stationary tools, grip the tool being used or the material being worked on firmly and securely. Also hold tools by their insulated grasping surfaces. And so, may mga tools class na
ang may hawakan po, yung parang rubber type po niya sa dulo, yung itong tawag natin insulator, no? So, yan po yung ano natin, yan po yung hahawakan natin. And syempre, pag maghawak tayo ng tools, dapat firm, or let's say, ang talagang hawakan po natin ng maayos, hindi po yung pa ano lang, yung parang pabebeng hawak. Okay, so kasi may tendency po na mawala na tayo ng control at saka tayo ay masusugatan kasi hindi po firm yung pagkakahawak natin. Another one is make sure that you are stable or well-balanced when operating tool. And so dapat balanced po lagi tayo. Hindi po yung nakatagilid ka, sumasayaw ka habang nagtatrabaho. Ayan. So dapat be, let's say, focused pag tayo nagtatrabaho, stable. And then one may lose his or her balance when the tool starts operating. So kung hindi ka kasi balance class, yung galaw mo tapos nag-operate na yung tools, may tendency na aalog-alog ka din. At saka, example, natumba ka tapos tumama ka dun sa ano, sa bakal or tumama ka sa tools. So yun po yung mga ang ano natin, yung dapat ang palaging ilagay natin sa isipan natin. Yung mga tendency o yung mga hazards na possible na mangyayari po sa akin. Okay? Next is, do not work on an awkward position. It is important that one has complete control of the tool or the material being worked on. And so, dapat huwag ka po sa mga awkward position, yung parang hindi ka sanay sa pwesto mo. So, lumipat ka sa sanay ka. No? So, it is important na kompleto and then marunong ka mag-control ng isang tools or materials habang kayo'y nagtatrabaho. And another one, do not lock a tool on position, especially when working conditions require stopping or tool quickly. Ayan, so example, kung nagtatrabaho tayo, then minsan naka-on yung mga tools. Ayan, so dapat huwag po nating i-on. So say for example na biglang nasaksak tapos nag-on. So pag on nun, syempre aandar. So example, pag yung mga blade po yun, nako, talagang ano yun, iikot. At saka pag ikaw pang tinamaan ng mga blade, so dapat palagi po nating i-off po yung ano, off po yung mga tools, especially pag ito ay powered by electricity. Another one is try to cut along the grain in cutting materials. Doing so will reduce shattering of materials. Ayun. So, pag nagka-cut po tayo minsan ng mga materials class, try to cut along the grain. Ayun. So, para yung mga hibla hindi po let's say taliwas sa hibla ng ano ng isang kahoy na puputulin natin, para kasi ma-reduce po natin yung minsan na nagsha-shatter yung ating mga materials. Ayun, so hindi po tuloy-tuloy yung kanyang pagka-cut. Ayan. So dapat along the grain, try to cut along the grain. And another one is make sure that the tools that are in proper working condition, inspect tools and their parts regularly. If anything needs repair or replacement, do so immediately. Ayan. Make sure that the tools in a proper working condition. Always check the tools regularly, class. I-inspect po natin po talaga. Baka mamaya may natanggal na screw, di ba? Inspect tools and their parts regularly. Lagi po natin i-inspect po. Kasi yan po yung malilesen po natin yung mga hazard yan na magaganap yon or accidents. If anything needs repair or replacement, ayan. So kung may kailangan ng i-repair or papalitan, so gawin na agad. Huwag mo na siyang antayin pang ipapabukas pa. Ayan. Another one is keep tools sharp and well-oiled. Store them in a dry place. Ayan. So lagi po natin lagyan po ng oil yung mga materials natin, especially pag mga saw, di ba? Or yung mga sharp tools natin, yung mga bolo, ayan po yung mga chisel, ayan po yung mga sharp tools. Ayan. So, ang kailangan natin, lagyan sila ng oil, tapos isustore po natin sa dry place. Huwag po sa mga basa kasi nakakalawang or kinakalawang. And another one is, do not alter or modify a tool. This may reduce its effectiveness or safety. Huwag po natin ipagpapalit. Halimbawa, yung ang imo-modify po natin, parang
nung binago po natin yung isang tools. And so, pero kung babaguhin po natin yung mga parts niya, dapat alam din natin yung magiging kinalabas nun. Yan. So, para minsan kasi pag binabago natin yung modification ng isang tools, na-reduce po yung pagiging effectiveness or safety ng isang tools. Okay, so those are class day, the safety precautions class na dapat gawin po natin sa mga tools natin para hindi po ito magkakaroon ng hazard or magdadala ng hazard sa atin. Okay? Sinasabi nga dito, misuse or mishandling of hand tools may cause you an injury. Ayan. So marami kasi nag-i-injury or marami pong na-aksidente pagdating sa mga tools, paggamit ng mga tools kasi improper yung paggamit nila. Hindi po maayos yung kanilang paggamit. Okay? So yun lamang po yung mga ano natin, yung mga tools na dapat gawin po natin ay yung mga safety precautions na gawin po natin sa tools po natin. Okay? So yung valuing po natin this day is appreciation. So as a grade 8 students, you need to appreciate the benefits and importance of using tools in any handicraft or any project that you are going to do. And so kasi pag wala po tayong tools or materials class paggawa ng mga handicraft, mahihirapan po tayo or malaki kasi yung benefits ng mga tools class kahit sa paggawa ng mga bahay, paggawa ng mga buildings, lahat po ng construction ay or project ginagamitan ng tools. Kaya alam po natin yung marunong po tayo mag-appreciate ng benefits or importance ng tools class pagdating sa mga project na ginagawa. Okay? So naintindihan po ba grade 8 students? So by Thursday, okay, so you need to prepare a plastic hands or bottles, ayan, plastic hands or bottles class, and then kung ano pa yung mga available na pang i-decorate po ninyo sa dyan sa bahay ninyo. Yung available po class ay yung available recycled materials po tayo ngayon kasi recycling po tayo, di ba? So, i-ready po ninyo yung ano tawag dito? Yung plastic bottles or pans, pwede na din. And kung ano pa yung mga materials na available dyan sa bahay ninyo na pwede natin gamitin as design po natin, yung mga tela or mga glitters or let's say yung mga ano pa yan, mga beads. Ayan, yun yung mga sequins. Ayan, yun yung mga pwede nating i-design dyan class. Okay? So, basta kung ano pa yung mga available dyan sa bahay po ninyo, i-ready po ninyo. Especially pag meron kayong glue gun, glue stick, ayan, para madaling idikit yung mga materials na gagawin po natin. So, sa Thursday, i-ready po ninyo yon kasi gagawa po tayo ng project. Okay, may project po tayo or let's say, gagawa po tayo ng isang activity. Okay, that is an activity lang pagdating sa ating recycling. Okay? So, again, walang gagastos kasi recycling or recycled materials po yung gagamitin po ninyo kung ano po yung available na mga ide-decorate or ide-design po sa inyo dyan sa bahay ninyo. Yun po yung magiging gagamitin po ninyo. Okay? So, wala pong gagastos sa inyo. Okay? Walang magpapabili kay mami ng kung ano-ano. Okay? Naintindihan? Grade 8? Okay. So, that's all. Let us continue this on Thursday. Yeah, basta Thursday, i-ready lang po ninyo yung mga i-ready na. Okay, so goodbye, grade 8.